Good day! Welcome back po sa akin channel, DIY Fanatics Designs and Fashions. For today episode po, magsishare po ako tungkol po dito sa aking orchids na dendro, kung paano po natin siya i-mount sa mga driftwood yan. Ito po ang gagawin natin. Ito pong mga driftwood na ito, nakuha ko po sa ilog. Mga nakaano na sila, masyado na sila nabababad sa tubig. So, parang ito yung maganda talaga na paglalagyan ng mga orchids. Usually kasi guys, yung mga dendro ko, nakahang siya sa mga husk, coconut husk, or yung sa mga DIY ko na mga pots. And then yung pag dumarating po sa akin yung mga ganitong mga paninda ko pong dendro, nandito po siya sa clay pots. So bali, ang gusto ko naman makita, ma-experiment ko po naman po at ma-share ko po sa inyo kung paano natin gagawin po mounting pots to a driftwood. Pero bago po ako magpatuloy, gusto ko po munang i-welcome po yung mga bago lang po sa aking channel. Please subscribe po and then comment and then share my videos and don't forget to like po and then click na rin po ang aking notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Siya nga po pala, again po guys, nagpapasalamat po ulit ako sa mga nanood po sa aking mga video, lalong lalo na po yung aking video about sa paano magparami ng dendrobium orchids. Maraming salamat po guys, dito po malaking tulong na po sa aking pagsuporta sa aking channel. Do you want to know? Ang mga kakailanganin po natin ay itong orchid. Siyempre, may orchids tayo. And then, ito po pinakita ko pero hindi ko alam kung makukuha. Gagamitin ko po ito one by one pero not in this video. Mga driftwood po. Hindi po natin ito binigit. Nakuha lamang sa ilog. And then, meron po ito tayong wire. And then, ito pong scissor and then ito pong sphagnum moss po ito, kakailanganin po natin. Hindi po ako gagamit this time po kasi kuminsan hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng coconut husk. Yung iba po, ganito lang po available, which is nabibili naman po ito sa mga gardening store or sa online mayroon po ito. Okay guys, simulan na natin. Before po tayo mag-start ng pagmamounting natin sa mga orchids sa driftwood, ipakikita ko lang po na before po tayo nag-start, nilinis ko na po to, binrush ko na siya, and then binuhusan ko na rin po siya or binabad ng konting oras sa mainit na tubig, and then in-spray ko na rin po siya ng hydrogen peroxide para po ito sa pag-disinfect kung sakaling may mga fungus or snails na nakadikit po sa mga driftwood. Same process po ang ginawa ko dito sa pagdi-disinfect ng sphagnum moss. Kailangan din po ito ng ma-sprayhan po natin ng hydrogen peroxide para po sa disinfect po ng kanyang mga fungus na nakadikit. Ang first step po natin guys, di tanggalin na po natin itong orchids natin and then lilinisin na rin natin sa kanya mga roots. Itatanggalin natin isa-isa. Be careful lang guys para hindi gaano masaktan ang kanya mga roots. Thank you.
Ito guys, nalinis na natin siya. Tatanggal na natin sa kanyang clay pots. So, ang kailangan na lang natin, isprehan ko pa rin guys nitong hydrogen peroxide para naman po guys, ma-disinfect din yung kanyang mga roots at mabigyan ng sapat na oxygen. At the same time guys, tanggalin din natin yung mga dead roots na niya, na mga brown na. Pwede naman natin tanggalin yun na hindi gaanong maapektuhan ang ating tanim. Before ko nga pala i-proceed itong videos nito, gusto ko lamang po ibigyan ng emphasis, itong hydrogen peroxide ay may dalawang klase ito at depende po ang pinaggagamitan nito at meron po itong mga kanya-kanyang volumes. By next video ko po, i-discuss ko po ang pagkakaiba po ng hydrogen peroxide kung paano po natin gamitin ito sa orchids. Ito guys, ilalagay natin itong medyo maliit-liit na driftwood ang gagamitin natin. So, i-design lang natin kung saan magandang anggulo siyang tingnan. Thank you.